yung sinabi ni Boying Rimulya na anong nakakatawa doon sa may pinatay and all. Opo. Dito natin makikita na kung itatag ako ng kung anumang pangalan dyan, terorista man or ano yan, ibig sabihin, guilty na ako sa kanila. Bakit ako tinutumbog? Yes. Mag-imbestiga kayo. Kasuhan nyo yung kailangan kasuhan, pero huwag kayong magtuturo at magtutumbok ng tao na hindi wala kayong patunay. Dapat si Presidente, dahil siya naman yung pinakamalakas na tao sa ating bansa. Kaya nga ako parating nananawagan sa kanya, pero ang narinig ko kasi, parang napapaniwala na siya. Okay, yun. Muli, magandang araw sa inyong lahat, mga tol. Ngayon po ay April 24, 2023. Patuloy po nating suportahan ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kasama po ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan sa gobyernong ito. Sa oras na ito, syempre, inaatake ni suspendidong Congressman Arnie Tebes. Ito pong si Secretary Boying Rimulya, katulad po ng sinabi natin. Suportahan at pagkatiwalaan po natin ang mga taong pinagkakatiwalaan po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman, sa abot po ng ating kaalaman, ipaliliwanag po natin sa ating mga manunood at ipagtanggol din natin sa social media. Ito pong si Secretary Boying Rimulya sa mga sinambit po na pahayag dito nitong si sa mga sinambit po nitong si Congressman Arnie Tebes. Kaugnay ng naging panayam sa kanya ni Pinky Webb kanina sa The Source ng CNN. Panoorin po natin ang particular po na panayam na yan itong si Pinky Webb kay Congressman Arnie Tebes na ngayon po ay suspendido po ng House of Representatives. Congressman, let me start with this. Meron po kayong Facebook post no isang araw wherein you said that authorities raided your house, yung manukan. I think that was last Friday. Nangyari ho ba ito? Did this really happen? They raided without a warrant. Okay. Okay. Yan ay idininay po ng ating authority. Wala daw pong nangyaring pang-re-raid noong nakaraang araw na siya po ay lumabas sa kanyang Facebook page. At para hindi po tayo fake news, ipakita ko po sa inyo yung kanyang alegasyon sa ating authority na magkakaroon daw po o nagkaroon daw po ng raid sa kanyang property at mistula yatang tataniman na naman siya ng mga ebidensya ayon sa kanya ng ating mga kapulisan. Pero yun po ay hindi po totoo ayon po sa ating authority. Kaya panoorin muna natin ito pong naging pahayag niya rito sa kanyang Facebook page. Ano? Balikan lang natin yung naging topic sa kanya ni Pinky Webb para magkaroon po kayo ng idea kung ano po yung katanungan na yon nitong si Pinky Webb. Mga palangga, naunahan ako sandali. Kanina magbibideo dapat ako dahil may nagsabi na naman na i-raid na naman yung mga properties namin. Ngayon lang, ni-raid na kaagad yung manukan sa bahay ko. Sana lang wala na namang tinanim. Malamang maitatanim naman yan para magmukha akong masama. Sana lang wala. Last time nung ni-raid yung bahay ko, illegally ni-raid nila yung manukan ko. Kinatay pa yung ibang manok panabong. Hindi kasama sa raid yun. Ay, ngayon lang ni-raid nila ulit. Okay. Ito. Hindi po totoo yan. Ayon po sa ating Philippine National Police, wala pong pang-re-raid na ginawa sa kanyang property sa nakalipas na mga araw. Except doon sa mga series of raids na isinagawa po ng ating kapulisan doon sa kanyang mga properties nung nakaraang mga linggo pa. At kasama na rin dyan yung property nitong si kapatid niya na si Fried Henry Tebes. Pero itong binabanggit dito ni Congressman Arnie Tebes, wala daw po itong katotohanan ayon po sa ating Philippine National Police. Ituloy po natin ang mga pahayag niya dito sa mga katanungan ni Pinky Webb. Sabay, ma'am, before anything else, nakita ko... Na-divert na yung issue, ano? Ang tanong sa kanya, yung raid, pero in-insert niya bigla yung issue na ito. Ano ba yung sasabihin niya rito? Ito po yung pag-atake niya na dito kay Secretary Rimulya. Yung sinabi ni Boying Rimulya na anong nakakatawa doon sa may pinatay and all. Opo. Dito natin makikita na kung itatag ako ng kung anumang pangalan dyan, terorista man or ano yan, ibig sabihin,
guilty na ako sa kanila. Ito yung sinasabi ko, saan yung semblance of fairness? Bakit niya ako tinutumbok? Okay. Boying, bakit mo ako tinutumbok? Bakit mo ako tinutumbok? Di ba dapat una ang investigasyon bago ang konklusyon? Ngayon, oh, tama yung sinasabi niya dito, ha. Una ang investigasyon bago ang konklusyon. Alam naman natin na nagkaroon na ng investigasyon ng ating authority. At it is being concluded now na siya ang mastermind diyan po sa pagpapapatay kay Governor Ruel Degamo. Kaya tama yung sinabi niya. Pero yung iba niyang sasabihin dito, hindi po tama. Kaya kailangan po natin ipaliwanag ng maayos. Nagko-conclude na yung DOJ natin. It's very, very impartial. Okay? Mali yung ginamit niyang termino. Kasi kung sinasabi niyang impartial, pabor sa kanya yun. Dahil ang ibig sabihin po ng impartiality, being fair and just to everyone. Eh ang inaalegasyon niya sa ating secretary na si Boying Remulla ay tinutumbok siya eh. Dapat ang word na ginamit niya, not impartial, kung hindi partial. Ano? Bias against him, si Secretary Boying Remulla. Now, bakit maganoon ang situations ngayon, mga tol? Let us remember that the criminal justice system works in this way. Meron po tayong five pillars of CJS. For short, criminal justice system, CJS na lang po sasabihin ko, ha. Ang una po sa CJS ay ang first pillar nga po nito na law enforcement. Ang law enforcement, it becomes operational once a crime was committed. May nangyaring krimen. For example, napatay si Governor Ruel Degamo. Papasok ngayon yung law enforcement authorities para imbestigahan. At after ng imbestigahan nila, conclusion para sa kanila. Ano ang conclusion ng law enforcement po natin? Yung mga suspect, guilty. Para po sa law enforcement perspective yan. At syempre, kapag may mga suspect at may tinurong mastermind, hindi po pwede itong baliwalain ng ating authority. At ang itinuturo nga ng lahat ng nasa kustudiya na ngayon ng ating authority, walang iba kung hindi itong sisuspendidong Congressman Arnie Tebes. Kaya sa mindset ng law enforcement authority, guilty itong si Congressman Arnie Tebes. Ngayon, papasok yung second pillar ng CJS, which is the prosecution. The prosecution is under the Department of Justice. The DOJ, syempre, has supervisory power sa prosecution's office po natin, o yung NPS na tinatawag, National Prosecution Service. Kaya kadalasan, ang nagiging deklarasyon ng Department of Justice Secretary ay kung ano yung nagiging konklusyon doon sa investigasyon, at the same time, yung magiging findings ng prosecution, ng prosecutor, kung meron bang probable cause doon sa kanilang inimbestigahan ayon sa reklamo na isinampa ng first pillar. At doon po sa mga nasampahan na ng kaso ngayon, ang konklusyon po doon, siya ang itinuturong mastermind. Kaya ano ang i-expect natin kay Secretary Boying Remulla? Sasabihin, wala siyang kasalanan. Okay? Now, yung sinasabi niyang guilty, yan po ay para sa harapan ng korte to determine with. Yung pananaw ng first pillar at saka second pillar, sa kanila lamang yon. Sa pananaw ng depensa, hindi siya guilty. Paglalabanan nila ngayon yan sa korte. Kaya nga ini-encourage siya na umuwi dito para harapin po yung kaso. Harapin yung mga alegasyon laban sa kanya. But unfortunately, hindi niya po ginagawa on the basis of the umano'y threat sa kanyang buhay. Tuloy natin ngayon ang sinasabi po dito ni suspendidong Congressman Arnie Tebes. Ito yung sinasabi kong hindi na tama. Bakit ako tinutumbok? Yes. Mag-imbestiga kayo. Kasuhan nyo yung kailangan kasuhan, pero huwag kayong magtuturo at magtutumbok ng tao na hindi wala kayong patunay. Congress. Oh, hindi pa pwede kasing mangyari yung sinasabi niya. Kaya nga siya tinutumbok ng investigasyon kasi merong patunay na hawak ang mga otoridad. At ngayon, nasa kanilang punto ngayon kung paano nila yun lalabanan sa korte. At sasabihin na yung mga patunay na hawak ng
law enforcement at ng prosecution, yan ay mga kasinungalingan, pawang mga tanim lamang, gawa-gawa lamang sa akin. Anyway, the burden of proof lies on the prosecution. Ipapatunay po iyan ng prosecution. Walang gagawin itong kampo ni Congressman Arnie Tebes kung hindi pabulaanan ang mga sinasabing ebidensya laban sa kanya. At kung hindi totoo ang sinasabi ng ating law enforcement authorities at ipoprosecute yan ng ating second pillar ng CJS, madali para sa kampo nila na makuha ang tiwala ng korte at ideklara sa huli na siya ay not guilty. Pero hindi mangyayari yon hanggat hindi siya nagpapasakop sa ating batas. E wala siya rito sa Pilipinas. Paano masasagot ang kanyang panig sa harapan ng proper forum? O nagkaroon na ngayon ng kaliwat kanang interview itong si Congressman Arnie Tebes. Nagpa-interview sa GMA, sa ABS-CBN, sa ANC, sa SMNI, dito naman sa CNN at sa kung sino-sino pang mga reporter ang kanyang pinagbigyan ng interview. Ito ay matapos dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataon ayon sa kanya na makapagsalita doon sa naging tatlong hearing na isinagawa dyan po sa Senado. E bakit ba nagkaganon? Initially, ang sinasabi ni Senator Ronald De La Rosa, pagbibigay ng parliamentary courtesy sa kanya, interparliamentary courtesy bilang kongresista. Pero nag-react doon ang kampo ng mga Digamo, particular si Mayor Janice Digamo, at hindi sila pumayag. Sumulat sila dito kay Senator Ronald De La Rosa at bilang pagtugon doon sa naging sulat nitong si Mayor Janice Digamo, sinangguni niya ito sa kanyang mga kasamahan sa committee ng peace and order at napagdesisyon na nila na hindi siya paharapin. Dahil magkakaroon daw po ito ng malaking legal question, especially doon sa jurisdiction sa katauhan nga po nitong si Congressman Arnie Tebes. Hindi ka pwedeng tumistigo o maging resource person sa Senado kapag ka wala pong jurisdiction sa iyo ang Senado. Ayaw niya kasing pumunta sa embahade para mag-oath doon, at pag nakapag-oath siya, syempre makakapagbigay siya ng testimonya sa Senado. Pero hindi mangyayari yun hanggat hindi niya ipinagkakatiwala ang kanyang sarili sa ating authority in that particular circumstance sa embahada kung nasa ang bansa siya naroroon ngayon. Eh ayaw niyang gawin yon, perhaps ayaw niyang ma-reveal sa publiko kung nasaan bansa siya. Okay, tuloy natin mga tol. Congressman, kung meron silang patunay, di dapat kinasuha na nila ako. Congressman, matagal na ako ngayon, nasaktan ako. Opo. Nasaktan ako. Ngayon, ang challenge niya sa ating authority, kung meron kayong patunay, dapat kinasuhan na nila siya. Merong tatlong kaso ito, si tatlo o apat, noong 2019 na nangyari ng mga pagpatay na isinampan itong si Atty. Baligod. Yan po ngayon ay naka-schedule na for preliminary investigations. Kaugnay naman ng kaso sa pagpatay kay Governor Ruel Degamo, merong kasing legal jury itong sina Department of Justice Secretary Boyeng Remulla na yung mga nagawang di umano'y paglabag sa batas nitong si Congressman Arnie Tebes ay pwede bang ipasok sa Anti-Terrorism Act violations. Dahil ang punto kasi nila, kapag ka hindi na ipasok ito sa Anti-Terrorism Act violations, magiging normal lamang ito na murder. At magiging madali para dito kay Congressman Arnie Tebes na magtago sa ibang bansa. Pero kapag ka nagawa ng ating Department of Justice na maipasok ito sa paglabag sa anti-terrorism law at ma-proscribe as terrorist itong si Congressman Arnie Tebes, it becomes now crimes against nations. Hindi na po crimes against person, particularly to be dealt with dito sa Pilipinas. Once iyan po ay maclassified as crimes against nation, lahat po ng mga bansa sa buong mundo ay obligated na hulihin yung terorista, partikular na nagtatago sa kanilang bansa. Yan po ang ginagawa ngayon, di umano, I do not know kung yun talaga, ito naman ay napakinggan lang natin, una, sa naging pahayag nitong si Secretary Boyeng Remulla sa unang araw pa lamang ng pagdinig sa Senado noong Lunes. At sinigundahan po yan ng interview nitong si Karen Davila dito po kay Atty. Baligod, kung saan siya mismo ang nagpaliwanag sa publiko na kapag ka na-proscribe as terrorist itong si Congressman Arnie Tebes,
magiging maliit ang mundong ginagalawan nito. In particular, yung mga assets po niya, mapipris at mawawalan po siya ng pagkakataon na isustain ng kanyang pagtatago diyan po sa ibang bansa. Higit sa lahat, maaari pong mag-operate ang tinatawag na red notice. Ito pong red notice, ito po ay pag-aresto sa isang tao na wanted sa batas. In that case, kung madedeklara nga na terrorist itong si Congressman Arnie Tebes, magiging wanted siya. Hindi lamang dito sa bansa po natin, kung hindi sa bansa mismong kanyang pinagtataguan. Ngayon, paano ba dinedeklara na terorista ang isang tao o isang grupo o isang organisasyon? Yan po ay iaakyat ng Department of Justice sa Court of Appeals at patutunayan po nila base sa mga ebidensya na hawak nila na ang tao na yan ay isang terorista. Pasasagutin din naman ang kampo ni Congressman Arnie Tebes at ilalatag din nila ang kanilang mga ebidensya para pabulaanan ang alegasyon ng DOJ na siya ay hindi po terorista. Ganyan po nag-ooperate ang proseso sa atin. Tuloy po tayo mga tol. Yeah, I actually saw you. Iba ho kasi yung una ko sanang tanong dahil yung latest na update ay yung sinasabing naging raid doon sa Manukan at pupunta nga din sana ako doon sa tagging you as a supposed terrorist, no? Nag-umpisa na ho kasi yung sinasabing preliminary steps. This is where I want to go with this one. Congressman, matagal-tagal na rin ho kayong lumalabas sa Facebook at sinasabi niyo ho na hindi patas. Actually, doon sa Facebook video niyo nung isang araw regarding the latest raid, ang sabi niyo po, abuse of power na ito. Dapat mapuna na ito, sabi niyo po. Para po sa inyo, sino ho ba ang dapat pumuna nito? Dapat si Presidente dahil siya naman yung pinakamalakas na tao sa ating bansa. Kaya nga ako parating nananawagan sa kanya, pero ang narinig ko kasi parang napapaniwala na siya, okay, ng dalawang malakas na tao diyan sa gobyerno. Ngayon, sabi niya, 'di ba, parang napapaniwala na si Pangulong Bongbong Marcos. Merong sariling kaisipan at disposisyon sa buhay si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yan basta-basta maniniwala lamang sa sinasabi sa kanya. Yan ay merong validations na ginagawa. Ngayon, kung sino man yung tinutukoy niyang dalawang tao na malaki, hindi natin kilala. But perhaps, ang nagpipid siyempre ng impormasyon kung ano na ang development sa kaso diyan po sa pagpatay kay Governor Ruel de Gamo, walang iba kung hindi si Secretary Boying Remulla at saka si Secretary Benhur Abalos. Ganito po kasi yan eh. To be more formal, nagtatagpo ang ating Pangulo ng tinawag na Special Task Group de Gamo. Ito pong Special Task Group de Gamo ay itinatag para po resolbahin ang pagkakapatay kay Governor de Gamo. It is composed of the chairperson and co-chairperson and members. Sino-sino ba ang bumubuo noon? Ang chairperson po niya, no other than the Secretary of Interior and Local Government, in the person of Secretary Benhur Abalos. Yung co-chairperson po nito ay ito pong Department Secretary ng DND o Department of National Defense Secretary. At sa ngayon, ang officer in charge na si Undersecretary Carlito Galvez Jr. Tapos sa Department of Justice Secretary naman bilang co-chairperson din ito. Ang members po nito ay ang NICA, National Intelligence Coordinating Authority, ang NBI Director, ang AFP Chief of Staff, at saka ang Chief Philippine National Police. Yan po ang compositions ng Task Force de Gamo. Kaya maniniwala ba tayo kay Congressman Arnie Tebes na mali yung mga pinipid sa ating Pangulo? Mukhang hindi po yata yun kapanipaniwala. Pero syempre, ito po ay kanyang alegasyon, ito naman din po ang kanyang opinion, kaya wala din tayong magagawa kung hanggang sa ngayon pinagpipilitan ni Congressman Arnie Tebes sa harapan ng publiko na ganyan ang mga ginagawa po sa kanya ng gobyerno. Pero hindi po yan eh. Kasi ang katotohanan, wala naman pong personal issue sa kanya ang gobyerno. Ang gobyerno ay umaaksyon lamang base po sa nangyari at sa mga ebidensya na hawak po nito. Ano-ano ba ang mga uri ng ebidensya?
na meron po ang gobyerno sa kasalukuyang kompleto recados, apat na uri ng ebidensya meron po silang hawak ngayon laban sa kanya perhaps. Ano-ano yung mga yon? Testimonial evidence, documentary evidence, physical evidence or object evidence, at saka yung electronic evidence. Kompleto po ang ating authority, meron silang hawak na ebidensya laban dito kay Congressman Arne Tebes. Ngayon, babalik tayo sa sinasabi niya, bakit hindi pa rin siya sinasampahan ng kaso? E naipaliwanag na natin kanina, ninanais ng Department of Justice na ma-proscribe siya as terrorist para mas mapadali po ang paghuli sa kanya in the event na siya po ay formal lang sampahan ng kaso. No. Again, ito ha ulit, nung sinabi na sinimula na yung proseso para sa pagdeklara sa akin na terorista, paano nyo sisimulan yung proseso na hindi pa nga ako guilty? Di ba? Oh, guilty lang ako sa pagtuturo nila Boying. Okay ah. Alam nyo mga tol, baka kasi maligaw ang mga manonood eh, lalong-lalo na yung mga supporter nitong si Tebes. Ang katotohanan kasi, ang pag-determine po ng terrorist ay hindi naman magsasign as guilty ka as charge. Ano, hindi porkit dinaklakra kang terorista, guilty ka na kagad. Ang magde-determine ng guilty, ng guilt mo, korte. O, kinasuhan ka, naging terrorist ka, paglabag sa anti-terrorism law of 2020. It doesn't mean na guilty ka na doon. Magkakaroon ng guilty verdict pagka nagkaroon po ng proper forum, yung trial na tinatawag, kung saan dapat doon siya magpasako. O kaya, pinaliwanag ko na kanina mga tol, how DCJS operates. Uulitin lang natin, sa mindset ng first pillar, second pillar of CJS, laging guilty ang suspect. Kasi hindi naman magpuproceed ang investigations kung hindi ka guilty. Hindi magpuproceed ang prosecutions kung hindi ka guilty sa kanilang paningin. Pero it doesn't mean na yung guilty mindset na yan sa first pillar at second pillar ay mapaparusahan ka. Hindi. Ang magbibigay ng parusa, korte, on how it interprets the law na binayolate mo. Ganun lang po yan. Tuloy tayo. Bakit nila ako tinuturo? Boss Boying, bakit ako tinuturo? Anong galit mo sa akin? Anong ginawa ko sa iyo? Wala akong kasalanan sa inyo, boss. Nagiging emotional na si Secretary Boying Remulla, si Congressman Arne Tebes. Pero alam nyo, dahil nga tayo po ay supporter ni Pangulong Bongbong Marcos at pinagkakatiwalaan niya, sinusuportahan din po natin, wala akong din personal na galit dito kay Congressman Arne Tebes. Pinapaliwanag lang natin sa abot ng ating kaalaman base sa proseso na nalalaman po natin. Ako naniniwala ko walang personal na galit sa kanya. Si Secretary Boying Remulla, this is very similar doon sa nangyaring Gerald Bantag case against Gerald Bantag for allegedly killing Percy Lapid and June Villamor. Ano ang sinabi ni Gerald Bantag? Galit sa kanya si Boying Remulla. Galit sa kanya si SILG. Oh, ganun na ganun ang kwento ngayon ang napapalabas sa harapan ng publiko, pero hindi. Ang hirap nga ng trabaho ni SOJ sa kanya SILG. Biruin nyo, nagagalit sa kanila yung tao nang hindi naman talaga nila kasalanan. Kasi kung walang krimen na nangyari at kung hindi nila di umano'y ginawa yon, hindi naman sila mapapakailaman ng ating SILG at ng ating SOJ. Naturo, sobra naman yan. Kawawa na kami masyado, pati pamilya ko. Pati yung walang kinalaman, nadadamay. Sabay, ang mali pa dito, wala nang rule of law eh. Rule na ng boss. Hindi po yan totoo, ano? Kasi bakit? Ang rule of law, ino-observe nga. Kaya nga po may due process eh. Kaya nga po binibigyan sila ng pagkakataong sumagot sa mga alegasyon. Ngayon, kung sa piling nila natatrial by publicity, itong si Congressman Arne Tebes, wala po tayong magagawa dyan kasi lahat po tayo merong karapatan sa information. Sabi po sa ating constitutions, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, Article 3, Section 6, the right of us to informations concerning of
on matters of public concern, ano? These informations na nakikita po natin, eh, public concern po ito. Kasi peace and order ang pinag-uusapan dito. Although, yan ay nangyari in particular lamang sa Negros Oriental, pero maaaring mangyari po yan sa buong bansa. Kaya dapat malaman po ng tao kung ano ang mga development diyan sa circumstances na yan. O, paano natin malalaman kung hindi magsasalita ang ating Secretary of Justice, ang ating Secretary of Interior and Local Government? O, dahil nagsasalita sila, nalalaman natin. At yung sinasabi nila, nakabase naman yon sa mga isinagawang investigasyon ng ating authority. Walang gawa-gawa doon. Taliwas po sa mga sinasabi, in particular, ng mga supporter nitong si Congressman Arnie Tebes. O, panoorin nyo na lamang po ng buo ang interview na ito dito kay Congressman Arnie Tebes sa channel po ng CNN sa YouTube. Pero bago tayo pansamantalang magtapos, ano po ba ang masasabi nyo dito kay Congressman Arnie Tebes? Paki-comment nyo naman sa video na ito o kaya sa chat area bago tayo maghiwa-hiwalay. Magbabalik muna ako sa inyong mga komento at maraming maraming salamat po.